Ayun, so good evening guys. Welcome back ulit dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto Channel. So isang mining app yung pag-uusapan po natin sa ngayon. Ang pangalan po niya is Bitstar. Ayan, so pwede po siyang i-download dito sa ating Google Play. And then ito po yung ating pinaka-logo sa kanya. Ayan, so meron siyang installation dito. And then meron siyang mga explanations kung paano ka kikita dito sa ating applications na ito. Ayan. So pag-usapan po natin kung ano meron dito kay Bitstar natin. So ito yung kanyang desktop version. And then meron din tayong mobile version sa kanya. So pakita ko sa inyo kung paano naman mag-register dito sa ating Bitstar. Okay? So pag-usapan po natin kung ano yung meron sa kanyang applications. Ayun, so welcome back guys nga dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto Channel. Bago natin umpisahan yung ating review, as usual is please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader Crypto Koto Channel kung saan nagre-review tayo ng ating mga play turn games. So check na lang po yung mga may pa-Gcash pa rin tayo dyan. Ayan. So ngayon, ang pag-usapan natin is itong si Bitstar applications natin sa po siyang mining app. So parang yung mga TRX mining platform na meron tayo last time. So ganun na ganun yung pinaka-concept niya. So ito yung ating Google Play. So downloadable siya. Pwede mong install sa iyong cellphone or pwede mo lang i-click yung invitation link na nasa description ng ating video. At then lalabas na po yung ating mismong pinaka-apps naman. So yun nga, officially established daw siya 2013. Bitstar-Miner is a global open digital crypto and USDT investment group. So same na same lang yung concept niya. So nakita natin siya. So ngayon punta tayo dun sa ano, sa application kung paano siya mag-register gamit yung cellphone. Tapos mamaya dito sa desktop, tingnan natin kung paano siya gamitin. So meron siyang pag-click mo yung link diyan sa description ng ating video details. Ito yung unang ano, lalabas sa kanya. So meron kang registration. So pwedeng by email, lagay mo yung email mo sa kanya, lagay mo yung password na gusto mong ilagay. Tapos kung ano naman yung mga ilalagay mo na password, i-double check mo lang siya. So tapos security code, ito yung number. So random number na ikaw lang nakakaalam sa kanya. Tapos dito sa bandang baba natin, makikita mo yung invitation code. Ayan, yung 67707. Sa akin yan kasi nag-register ako sa kanila. So kung sino may mag-register dito sa app na to, kasi magkakaroon din ako ng porsyento sa kanila kapag merong mga sumali. So gaya nga nasabi ko sa inyo, parang parehas ng ating TRX mining last time. So pwede ka din by phone registration. So mas madali to kasi phone number tsaka yung mga password lang yung ilalagay mo. So once makaregister ka sa kanya is pwede ka na po mag-login dito sa ating phone. So kung phone yung ginamit mo sa kanya. So ako naka-login ako dito sa desktop. So pinakita ko lang sa inyo paano siya gamitin. Mas madali siyang gamitin sa cellphone. Pero for review purposes is gamitin natin yung ating desktop version kasi pwede din naman siya. So nandito yung pinakaunang rule niya kapag papasok ka sa kanya. Nakalagay na po siya. So basahin nyo na maigi para maintindihan nyo po yung applications natin na to. So yun nga, pag halimbawa mag-invest ka sa kanya, may certain percentage siya per day. So halimbawa, naglagay ka 1,000 TRX daw kasi crypto to, di ba? For a period of 7 days, ang interest rate niya is 2% per day. So magkakaroon siya ng 20 TRX per day or 140 TRX na kita naman in 7 days. Pero yung nilagay mo na yon, halimbawa nakalock siya, nakalock kasi yan eh, 7 days, after 7 days mo pa makukuha yung capital. Pero yung earnings niya daily, pwede mo daw siyang i-withdraw. So reminder, daily income can be withdrawn, investment principal can be withdrawn at maturity. So double check mo kung ano yung kiniklik mo sa kanya. So yung second way para kumita ka sa kanya is by referral naman. Kasi yung level na, halimbawa first level users, yung unang na-invite mo sa kanya, meron ka 15%. And then for second level users, 10% percentage. So yung maximum na rebate mo sa kanya is 45%. So depende sa dami ng levels na nakuha mo sa kanya. So if you want to quickly increase your assets, you can share your exclusive link through social media. So ganoon naman yung ano niya, invitation niya. So parang ano din siya, 'di ba? TRX na TRX din yung ano, yung concept. So nagbago lang yung platform natin. So halimbawa, pagkabukas mo sa kanya, guys, meron siyang simulated balance na 10 USDT. So ano lang 'to?
parang example lang siya para makita mo kung paano paano gamitin yung apps. So halimbawa, mamimili ka dito sa mining pool natin. Meron siya one day. So depende yung lock period yan eh. Merong 7 days. And then merong 15 days. So depende yan ha. Pwedeng TRX or USDT yung ipasok mo sa kanya. Halimbawa, dun sa first day, 1% per day yung pwede niyang kitain. So yun yung pwede niyang imina. So yung 1,000 na USDT mo sa kanya, yung 1% niya. So yun yung kikitain mo sa kanya. So ganyan yan. Marami siyang app dito or applications lock-in. So pwedeng TRX yung gamitin mo or USDT. Ayan. So basahin mo na lang yung mga nakalagay dyan. Tapos dito sa baba is yung kanyang mga definition. So what is node mining? So ito yung ginagawa niya. Invest in TRX and USDT to participate in Bitstar Miner non-destructive miner mining, new blockchain data management and calculations with zero risk and stable income. So anyway, which improves the demi ecology. Pero mga high yield investment to guys. So double check na lang bago nyo siya pasukin. So ito yung mga sinasabi niya na partners niya. Ayan. So pwede mong i-double check yung mga assets mo. Halimbawa nagpasok ka nandito sa assets. So either meron kang USDT or TRX sa kanya. So tatry ko mag-deposit sa kanya para makita natin kung gumagana yung app natin. So maglalagay ako sa kanya ng USDT. Pag magpapasok ka sa kanya, gaya ng ginawa ko dito sa deposit, mamili ka dito TRX or USDT, halimbawa USDT. Meron siyang ano dito, may scan code, QR scanner. Or ito yung address kung saan mo kukopyahin. And then yan yung lalagyan mo naman ng USDT. So subukan ko maglagay sa kanya. Try natin 50 USDT. Ayan, lagyan ko siya ng 50 galing sa aking wallet. Send natin siya dito sa address na to. Sign natin. May fee siya na ano, TRX, 8.2 TRX. Okay, so sa Bitit na siya. So tingnan natin kung papasok dito. So habang inaantay natin pumasok yung nilagay natin na 50 USDT, konting idea dito sa Bitstar natin guys. So Singapore-based yung nakita ko doon sa kanyang application kung saan siya nag-register ng kanyang business. Ayan, so double check nyo na lang yon kung okay siya. Tapos ito yung parang ano niya, white paper. So Bitstar Mining. So Tron din siya. Oh. So TRX Mining din yung ano. Same na same yung concept yung mga na-review natin na TRX last time. So andito yung kanyang mga description. So pwede mong i-double check na lang. So Bitstar goal is to build fair decentralized financial system that provides stablecoin lending and governance mechanism around the world. So dual token siya, USDT at saka TRX naman yung gamit niya. So kilala naman natin yung mga coins na yan. So ang tanong lang kasi dito sa TRX mining, di ba naka-experience na rin tayo sa kanya last time, meron tayong mga vlog. Hindi kasi nagtatagal yung ano yung mga mining natin. So siguro naubusan sila ng capital kasi na-try ko siya. Meron ako isang TRX mining na sinalihan. Umabot naman siya ng 3 to 4 months. After noon, ang nangyari sa kanya is bigla na lang siya nag-stop na magbigay ng ano ng token sa atin. And then nagre-request siya na magdagdag ka ulit ng capital para makapag-withdraw ka na naman sa kanya. So after noon, nag-decide na ako na hindi ko na ituloy yung TRX na yon. So ewan ko dito sa Bitstar Mining natin. Ayan, nandiyan yung mga mechanisms niya kung ganun din yung pwedeng mangyari sa kanya in the future. Kasi kung mataas yung yield na binibigay niya every day. So kung walang masyadong papasok sa kanya na players gaya na nag-experience natin sa TRX, so hindi magtutuloy yung ano yung ating mining. So double check mo na lang. Sumasali ako sa mga nito, naglalagay din ako ng capital sa kanila pero maliit lang. Tinatry ko lang siya kasi wala naman ako nakita na nagtagal talaga ng sobra dito sa mga mining natin. Ayan. So meron siya mga explanation dito. Ayan, so medyo malabo to. Hindi natin makita. Anyway, double check mo na lang po yung mga nakalagay dito. Hindi naman natin maintindihan kung paano natin explain to mga to. Pero ito yung mga nandito na description ng ating mining app. Ayan. So mayroon pa siyang roadmap dito until 2024 yung mga nakalagay sa kanya. Okay? So double check mo na lang yan. Balik tayo dito. Tingnan natin kung pumasok na yung $50 natin. Ayan, so pumasok na siya guys. So pumasok naman siya. And then itatry ko tong ano, tong 1% per day. So malalak yung capital natin ng 1 day. And then magkakaroon siya ng 1% na income. So yun yung ano niya. So mining now. After noon is click mo tong mining now. And then lagay natin yung 50. Kasi yun yung laman ng wallet natin. Click natin yung mining now. And then yung security password. So dapat alam mo yan. Ayan, tapos submit mo lang siya. And then
okay na, nagmamine na siya. So, in progress na po yung, ano, yung application natin, di ba? So, wait ko na lang kung kikita siya for the coming days. Ito pong si Bitstar mining natin, okay? So, yun lang yung ating explanation sa kanya. Hopefully, nakatulong sa'yo. So, ito yung app niya dito sa Google Play. Double check ka, triple check bago mo siya pasukin. And then, consider mo yung mga experience natin doon sa mga previous na mining apps po natin, okay? So, yun lang. Maraming salamat. And then, see you again sa ating next crypto vlog.